Magandang araw, narito mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Mahigit 1.2 million pesos na tulong ang naibigay na sa mga taong naapektuhan ng bagyong Aghon, habang humigit kumulang 3 bilyong pisong halaga ang tulong na naka-standby. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigit 1.2 million pesos na tulong ang naibigay sa mga taong naapektuhan ng bagyong Aghon, habang humigit kumulang 3 bilyong pisong halaga ng tulong ang naka-standby ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak din ni Marcos ang patuloy na tulong ng gobyerno habang patuloy ang pananalasa ng bagyong Aghon sa Luzon. Ayon sa Pangulo, nakapamahagi na ang gobyerno ng mahigit 1.2 million pesos na humanitarian assistance at inihahanda na nitong mahigit 3 bilyong pisong halaga sa standby funds at prepositioned good at stockpiles upang masiguro umanong mabilis na tulong para sa mga apektadong Pilipino. Sa ulat ng sitwasyon nitong Lunes, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na 8,465 na pamilya ang naapektuhan ng Aghon sa ngayon. Ito ay katumbas ang 19,373 na katao mula sa 158 na mga nayon sa rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Silangang Visayas. Sinusuri din ng NDRRMC ang mga ulat ng 7 pinsala sa Bicol. Namonitor din nito ang kabuuang 3,852 na pasahero na na-stranded sa iba't ibang daungan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Central Visayas, kasama ang 35 sasakyang pandagat, 10 motor bangka at 315 rolling cargoes. Samantala, 22 na bahay ang naiulat na nasira sa Eastern Visayas. 18 ay partially damaged habang ang 4 ay totally damaged. Sinabi ng Philippine National Police o PNP na nagtalaga na rin sila ng mahigit 160 tauhan para tumulong sa mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad. Para sa EURTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Inaasahang bababa ng 20% ang presyo ng bigas sa Pilipinas sa Setyembre dahil sa inaasahang pagtaas ng produksyon at posibleng pagbaba ng mga taripa. Ayon yan kay Secretary Ralph Recto. Ani Recto, maaaring bababa ang presyo ng bigas simula sa ikatlong quarter sa kasalukuyan nasa 45 pesos hanggang 66 pesos kada kilo. Ang presyo sa merkado para sa local commercial rice at mula 49 pesos hanggang 65 pesos kada kilo para sa imported commercial rice. Dagdag pa ni Recto na inaasahan niyang bababa ng 20% ang presyo ng bigas pagdating ng Setyembre. Ngunit ito umano ay mga ngailangan ng isa na pagtaas ang produksyon at pangalawa ay ang pagbabawas sa mga taripa. Ang Rice Tarification Law o RTL na nagkabisa noong March 5, taong 2019 ay nagbibigay daan sa walang limitasyong pag-angkat ng bigas hanggat ang mga negosyante ng pribadong sektor ay nakakuha ng piso na permit mula sa Bureau of Plant Industry at nagbabayad ng 35% ng taripa para sa padala mula sa kalapit na lugar sa Timog Silangang Asya. Hindi umano inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagbabawal sa social media platform na TikTok sa ngayon matapos na ang isang panukala ay ihain sa House of Representatives. Ngayon pa man, sinabi ng ahensya na gusto nitong i-regulate ang lahat ng online site at messaging apps sa halip. Sa public briefing para sa National Cybersecurity Plan 2023 to 2028, iginiit ni DICT Undersecretary Jeffrey E. Yandi na mas gugustuhin ng DICT na ang lahat ng social media apps at site, kabilang ang mga online shopping platform at messaging app ay sinusubaybayan at kinokontrol.
Sinabi ni Dee na kasalukuyang walang batas na kumokontrol sa lahat ng mga online platform na ito katulad na lamang ng patakaran sa Europe at United States. Ang TikTok at ang Chinese counterpart nitong si Douyin ay pag-aari ng Chinese firm na ByteDance. Nagpasa ang US ang batas na magbabawal sa TikTok maliban na lang kung aalisin ang ByteDance sa kanila. Ang app ay mapapailalim o napapailalim sa mga pagbabawal alinman sa mga device ng gobyerno at trabaho o sa kabuuan sa mga jurisdiksyon sa buong mundo, kabilang ang China, India, Australia, United Kingdom at ilang bahagi ng Europe. Half flights ngayong Martes dahil sa umano'y masamang panahon ayon sa Manila International Airport Authority o NIA. Ayon sa MIA, mga flight ay walang grounded dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon sa bawat destinasyon. Nagsimula ang pagkansila ng mga biyahe kaninang alas 8 ng umaga. Isinagawa ang pagkansila ng mga biyahe sa gitna ng maaring pinsalang may dulot ng bagyong Aghon. Bagamat sinabi ng State Weather Bureau na humina ang epekto ng bagyo habang lumalayo ito sa kalupaan ng bansa, ang hanging habagat ay inaasahang magdadala ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, isinailalim na sa State of Calamity ang dalawang distrito ng lalawigan ng Quezon. Kabilang ang Lucena City kasunod ng pananalasa na dala ng bagyong Agho. Nauna nang nagdeklara ng State of Calamity ang Lucena City Public Information Office batay sa resolusyon ng Konseho ng Lungsod. Inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na isa sa ilalim sa State of Calamity ang dalawang distrito ng lalawigan ng Quezon. Isinailalim na sa State of Calamity ang mga sumusunod na lugar. First District ng Tayaba City, Pagwilao, Lukban, Sampaloc, Mauban, Real, Infanta, General Dakar, Polillo, Panukalan, Burjos, Patnungan, Jumalig, at sa Second District naman ay ang Lucena City, Candelaria, Dolores, San Antonio, Saraya, Chaong. Ito ay sinabi ng mga otoridad na ilang munisipyo ang niragasan ng bagyo matapos lumipat ang landas ng Aghon at tumama sa ikasyam na landfall nito sa Patnanungan. Nitong Lunes, May 27, nakalista na ang Quezon PDRRMO ng 3,638 na pamilya o mahigit 15,000 individual na apektado ng Aghon. Sinira ng bagyo ang 27 bahay at bahagyang nasira ang 400 na bahay sa 156 na apektadong barangay. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo rin mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng Your TV News sa Pinoy Extreme Channel. Muli ako si Catherine Landicho para sa tama at mabilis sa pagbabalita. Itong Your TV Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.